Higit sa 80% ng ating karagatan ay hindi pa naimapa, naoobserbahan o naiikot. Kaya naman may isang tonelatang nilalang at maraming misteryo ang hindi pa natin nakikita. Ano ba ang meron sa malawak at sobrang dilim na karagatan? Ang magandang bagay dito ay natutuklasan na natin ang mga bagong bagay sa tubig sa lahat ng oras. Ang mga kagamitan sa diving at camera ay nagiging mas mabuti at mas mahusay. At nakakakita tayo ng mga bagay na higit pa sa pangkaraniwan at imposible. Ngayon ipapakita namin sa iyo ang ilan sa mga natuklasan na yon. Mula sa sunken sculpture hanggang sa red devil squid. Narito ang 10 nakunan ng mga deep sea divers na kung saan wala dapat ang makakakita. Handa ka na ba? Bago tayo magsimula kapatid, shoutout nga pala sa mga kaibigan nating patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga nakamamanghang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin! Number 10, Mysterious Mucus. Kung malapit ka sa isang malaking goo sa karagatan, maglalakas loob ka ba na hawakan ito? Dahil lang alam natin, maaari nitong matunaw ang ating balat o mabigla tayo. Sa kabutihan pala't ang 13-foot blob na ito ay hindi nakakapinsala. Subalit, ito ay isang bagay na hindi mo inaasahan. Ang mga nasa ilalim ng dagat na ito ay mga milyong-milyong sama-samang mga itlog ng pusit na lumulutang sa paligid sa loob ng ilang araw. Dahil lumilitaw lamang sila sa ganito sa loob ng ilang araw at bibihira mo lamang silang makita sa kailaliman ng dagat. Ang video na ito ay hindi masyadong nakuhanan. Ang mga itlog na ito ay bumababa sa lalim na 150 meters at pagkatapos ay mapipisa din kaagad. Sa kasamaang palad, hindi namin masabi kung anong klaseng pusit ang gumagawa ng itlog na ito. Baka malay mo ito ay bagong species. Pagkatapos ng ilang araw, ang mga itlog ng pusit ay mapipisa at saka naman magkakawatak-watak. Kaya naman kakaunti lamang ang nakakakita nito ng personal. Hindi sigurado ng mga siyentipiko kung paano lumalaki ang mga ito. Subalit, sa tingin nila ang malaking sukat ay nagpapahintulot sa itlog na kumalat at makakuha ng mas maraming oksigen. Habang ang mala jelly na substance ay nakakatulong na protektahan ang mga itlog mula sa impeksyon, bakterya at mga mandaragit. Wala pang nakakakita ng red flying squid na naglalabas ng itlog. Kaya naman kung ito ay naobserbahan, makakakuha tayo ng sagot. Number 9, Touching Two Continents. Ang lugar na tinatawag na Sulphur sa Iceland ay nabuo sa pamamagitan ng divergent tectonic drift ng Eurasian at North American plates na naging sanhi ng mga cracks at fissure na nabuo sa lambak. Ang lugar na ito ay naging scuba diving sensation dahil ang tubig dito ay mas malinaw at nasa loob ito ng continental rift. Ang napakagandang diving spot na ito ay isa sa pinakasikat at pinakahinahangad na aktibidad ng turista sa Iceland para sa mga maninisid. Ang Silver Fissure ay ang tanging lugar sa mundo kung saan maaari kang sumisid sa pagitan ng dalawang kontinente. Kaya naman magandang karanasan ito basta ba ito ay iyong kakayanin. Ang mga rock formation ay hindi ka panipaniwala. At ang malalim na silver crack ay maaaring mong makuhanan ng mga larawan. Ang tubig sa Sofa Fissure ay ganap na dalisay at malinaw. Ang kahangahangang visibility nito ay maaaring umabot sa 100 meters. At ang silver water ay natutunaw mula sa Iganting Glacier na halos 60 kilometers sa hilaga nito. Sa buong taon, ang mababang temperatura ng tubig ay nasa pagitan ng 2 hanggang 4 degrees Celsius. Nananatiling pare-pareho ang mga temperaturang ito dahil ang natural na bukal ay naglalakbay sa ilalim ng lupa at hindi nagyayelo sa pinanggagalingan ito. Nakikita ng mga tao na ang snorkeling dito ay parang lumilipad. Kapag nasa tubig ka na at titignan mo ang paligid ay talaga namang ito ay kakaiba. At dahil sa visibility, talagang lumalangoy ka sa bukas na lupa. Kung gusto mong matutong sumisid, ito ay tinuturing na medyo mahirap. Maaari ding subukan ito ng mga baguhan kung komportable sila sa tubig at marunong lumangoy. Number 8, Grandmother Divers. Ang Sea Woman ay ang English ng palayaw para sa mga lola na ito na gumagawa para sa ikabubuhay ng South Korea at mas magaling pa rin sa karamihan ng mga kabataan. Ang Korean name para dito ay Henyo at noong year 434 nagsimula ito bilang pangunahing profesyon ng mga lalaki. Subalit, noong 18th century, mas dumami na ang mga babaeng maninisid kumpara sa mga lalaki. Sila rin ay tinuturing ng mga unang nagtatrabahong ina sa bansa na lumalabag sa pamantayan sa lipunan upang maging provider sa kanilang buong pamilya. Sa Jeju Island, ang komunidad na ito ng mga kababaihan ay nasa edad 80 at sumisisid sila sa lalim na 10 metro upang mangalap ng shellfish, gaya na lang ng abalon at sea urchin. Hindi din sila gumagamit ng oxygen mask at classic diving mask. Ang pagsisid ay naging mahalaga upang mabuhay noong 17th century, sa isang panahon kung saan ang mga tao ay pumano sa deep fishing at aksidente sa gera.
Sa kasamaang palad, ang tradisyon ay hindi na gaanong ginagawa dahil marami sa kanilang mga anak na babae ang nagpa siyang maghanap buhay sa lungsod sa halip na gayahin ng kanilang ina. Gayunpaman, mayroong isang nakatuong paaralan upang turuan ng mga nakababatang henerasyon ng paraan upang makabisado ang sining na ito. Subalit, marami sa mga maninisid ang nagkasundo ng ideya na ang pamamaraang ito ay maaaring hindi makaligtas sa isa pang henerasyon. Ayaw din nilang ipilit ang tradisyon sa iba dahil mas marami silang pagpipilian para sa mga karera kung ang mga nakababatang henerasyon ay makakakuha ng edukasyon. Mayroong humigit kumulang 26,000 ng mga babaeng maninisid sa islang to noong dekada 60. At noong 2016, bumaba ang bilang na ito sa humigit kumulang 4,500. Tila maraming mga kabataan ang ayaw gawin itong hanap buhay. Gayunpaman, ang pagsasanay dito ay nagsisimula sa paligid ng 11 taong gulang at nagsisimula sa mababaw na tubig. Ang mga trainees ay gumagawa ng kanilang paraan hanggang sa mas mahirap na kalaliman. Pagkatapos ng 7 taong pagsasanay ng babae, ganap na silang itinuturing na hyena. Ang mga babaeng ito ay talagang itinuturing na isang sirena. Number 7, Deep Sea Gravity. Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng lumulutang sa kalawakan? Tignan mo na lang ang isang to. Ang ocean gravity ay mukhang eksaktong ginagawa ng isang taong to. Subalit, ito ay nasa karagatan. Para maranasan mo itong lumulutang na pakiramdam ng hindi pumupunta sa kalawakan, lahat ng ito ay matatagpuan sa Te Puto Pass, na kung saan isang kanilang diving spot at nagpapakita ng isang diver na lumulutang sa kalaliman nang walang nakikitang buhay sa karagatan, na kung saan ginagawa itong tila walang laman na espasyo. Para siyang lumulutang at walang timbang dahil sinasamantala niya ang lakas ng paghila ng malalim na agos ng lagun na nagre-resulta sa parehong mga uri ng itsura bilang isang astronaut sa buwan. Ang bilis na naaabot niya sa video na ito ay tila halos imposible. Subalit, ang pamamaraan na ginagamit niya sa kombinasyon ng agos ay tumutulong sa kanya na mag-navigate sa kalaliman ng dagat. Kung natatakot ka sa karagatan, maaari ka na lang pumunta sa kalawakan para makuha ang parehong pakiramdam. Subalit, yun ay maaaring isang mas mahirap na layunin. Gugustuhin mo bang sumisid sa karagatan o pumunta sa kalawakan? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 6, Submarine Crossing. Medyo masisindak ka kapag nakakita ka ng anumang napakalaking anino sa ilalim mo sa kailaliman ng karagatan. Subalit, ang posibilidad ng bagay na yon ay maaaring isang submarine at wala nang iba pa. Ang maninisid na ito ay ilan lamang sa kakaunting tao na nakaranas ng ganitong kaganapan habang ginagalugad niya ang karagatan. Sa video na ito, makikita mo ang isang malaking puting hugis na tila submarine na lumabas na lang bigla. Ang papalapit na vessel ay tila humigit kumulang 30 talampakan na may nakatayong plataforma at mga handrail sa tuktok ng deck. Dahan-dahan itong lumalagpas sa taong nakakamera at pagkatapos ay naglaho sa asul na kalaliman. Ang nakakatakot na clip na ito ay nakita ng libo-libo mula nang ito ay naipost. Sa paniniwala ng mga manonood na mas alam nila ang tungkol sa kakaibang submarino, maraming tao ang nagkomento na ito ay wood decking, puting pintura at mga handrail. Kaya naman ang ibig sabihin ay malamang ito ay civilian submarine. Hindi ito military sub dahil mayroon silang black plates. Maliban kung ang mga magarmong sub ay pininturahan lamang ng itim. Akala ng ilan ay kamukha ito ng Waikiki Atlantis, isang tourist submarine na kumukuha ng mga bisita sa isla ng Hawaii at naglalakbay sa karagatan. Marahil ang ilan sa mga turista ay nakakita ng mga maninisid sa pamamagitan ng bintana. Iyon ay magiging isang nakakalitong tanawin. Lubos na kaduda-duda kung posible ba ito. Number 5, Sunken Sculpture. Kakaunti lamang mga tao ang nakarinig ng mga museo sa ilalim ng dagat. Ang mga lugar na ito ay eksaktong perpektong lugar upang bisitahin kung mahilig kang sumisid sa mga sculpture. Matatagpuan 2 metro mula sa baybayin ng Ayanapa sa silangang bahagi ng Cyprus. Ang mga ito ay parang kagubatan na puno ng puno, mga bata naglalaro at iba pang mga mythical character. Para makita ang lahat ng ito, syempre, kailangan mong pumunta sa ilalim ng tubig sa pamamagitan ng diving o paggamit ng snorkel mula sa itaas. Kaya naman kailangan mo ng kaunting pagkisikap upang maikot mo ito. Subalit, ito ay magiging lubos na sulit. Sinikap ng proyektong ito na bumuo ng tirahan para sa buhay sa karagatan habang sinusuri ang epekto ng tao sa natural na mundo. Ito ay nilikha ng British sculptor na si Jason Decares Taylor na nakagawa ng maraming underwater exhibit. Bawat eskultura ay gawa sa mga materyales na walang negatibong epekto sa surrounding environment at ang mga estruktura ay magsisilbing isang bagong tahanan para sa buhay habang sila ay babaluti ng biomass sa paglipas ng panahon, na nangangahulugan na ang lugar na ito ay magbabago sa panahon at edad na mas mahusay.
Kaya naman ang maghintay siguro ng konti at makita ito ay isang magandang ideya. Number 4, Red Devil Squid Strike. Kapag sumisid ka, ang pinakamasamang senaryo ay malamang ang iyong maskara ay matanggal at magdudulot sa iyo ng pagkalunod. Muntik na itong mangyari sa isang camera person na kumukuha ng Red Devil Squid sa malalim na karagatan. Nais ng isang researcher na makakuha ng malapitang kuha sa mga nakamamanghang nilalang na ito. At para magawa ito, kumuha sila ng mga underwater camera na may mga pulang ilaw. Dahil ang mga pusit na ito ay hindi tumutugod sa kulay ng liwanag gaya ng default na puting ilaw. Habang ginagawa nila ito, isang pagsalakay ang ginawa ng pusit at hinabol mismo ang diver. Nang makalapit ito sa kanya ay dumikit ito sa kanyang maskara at halos punitin ito ang kanyang ulo. Ang mga nilalang na ito ay may 10 galamay at 2 braso na mas mahaba at para sa pagpapakain. Ang bawat braso ay naglalaman ng humigit kumulang 100 hanggang 200 na parang barb na nakahook ng mga sucker. Tinutulungan sila ng mga makapangyariang sucker na ito na kunin, hawakan at punitin ang kanilang biktima. Kaya ang mga ito ay maaaring makapinsala sa iyo kung hindi ka mag-iingat. Maaari din sila magpalit sa 28 iba't ibang kulay bilang bahagi ng kanilang komunikasyon at pattern. Ang mga pusit na ito ay hindi pa lubusang pinag-aaralan dahil matatagpuan lamang sila sa 200 metro hanggang 700 metro sa tubig. Kaya naman ang mga ito ay bihira lamang makita at sigurado kami dyan. Number 3, Terrifying Warning Sign. Ang pagsisid sa malamis na mga kuwebang ito ay kasing peligro ng sign na makikita mo sa pasukan. At ang pagpasok dito ay maaaring magresulta ng pagkalunod. Kahit na ikaw ay isang biyasang maninisid, kilala ang Gina Springs sa Florida dahil sa maganda at malawak nitong sistema ng mga kuweba. At marami sa kanila ay nasa ilalim ng tubig. 9 sa 10 diver ang namatay sa pagsisid dahil sa kakulangan ng anumang formal na pagsasanay sa cavern o cave diving. Kaya kung may balak kang mag-cave diving, siguraduhin protektado ka. Ang Devil's Eye ay yungib na may bilog na bukana. 20 talampakan ng lapad at sa sandaling bumaba ka sa 50, makikita mo ang mga sign na may nakasulat na stop, prevent your death, there's nothing in this cave worth dying for. Isang Grim Reaper ang nakalagay sa karatula upang ito ay malamang na makapagpatalikod sa ilang mga tao. Ang maligaw sa kuweba sa ilalim ng tubig at mag-isa ka lang at may kakaunti ka na lamang hangin ay isang bagay para pigilan ang halos sino man. Number 2, Semaphore. Nakita namin ang katakot-takot na larawan na ito na walang konteksto. Mukhang 2 nilalang na mukhang alien na lumalangoy sa napakalamig na tubig o sa karagatan. Ngayon ang larawan na ito ay isang dead giveaway kung napanood mo na ang 1979 film na Alien ni Ridley Scott. Dahil ang 2 nakakatakot na nilalang na ito ay isang semaphore. Sila ay dinisenyo ni Carlo Rambaldi, isang special effect artist at isa siya sa pinakasikat na alien mula sa fiction. Kilala din sila bilang isa sa mga nakakatakot na creatures. Kung bakit ito naging isang nakakatakot na larawan, wala sa mga alien na pelikula ang may kuha ng tulad ng isang to. Kaya naman sino o bakit ito nasa ilalim ng tubig? Ano kaya ang kahulugan sa likod ito? Ano sa tingin mo? Ipaalam mo naman sa amin sa komento. Number 1, Nemo's Garden. Ang pagpapalaki ng mga bagay sa ilalim ng tubig ay parang napakahirap at imposible. Subalit, ang proyektong ito na tinatawag na Nemo's Garden ay isang bagay na tila na uuna sa panahon nito. Nagsimula ang proyektong ito noong 2012 at kasalukuyang binubuo ng 7 pad at biosphere. Bawat isa ay maaaring maglaman ng humigit kumulang 22 paso ng halaman at syempre nasa ilalim sila ng tubig. 100 metro mula sa baybay ng Noli sa Italy ay matatagpuan ang isang kumpol ng mga balloon pad na nakasabit sa ilalim ng dagat sa pamamagitan ng mga lubid na 6 na metro ang haba. Isa din itong eco-friendly at self-sustainable na proyekto. Ang paggamit ng renewable energy mula sa araw at sariwang tubig na nakuha sa pamamagitan ng pagdesalte ng tubig-dagat ay ginagawa itong isang self-sustainable system. May ilang mga pagdududa tungkol sa ganitong paraan ng pagsasaka dahil ang pangunahing alalanin ay kung ang isang pag-setup na tulad ito ay makagagambala sa lokal na infrastruktura ng pagkain. Ang mga pamayanan sa baybayin ay kadalasang umaasa sa isda. Hindi lang bilang pagkain, subalit pinagkukunan din ng kita. Kaya hindi ito maaaring gamitin, maliban na lang kung tayo ay nasa isang uri ng apokalips. Ang karagatan ay merong maraming nakakatuwang kwento. Kaya naman patuloy natin natututunan kung anong klase mga bagay ang malalaman natin sa kinabukasan. Alis sa 10 sa listahan ang pinakanagustuhan mo. Ipaalam mo naman sa amin sa komento. At bago tayo magtapos kapatid, be sure na mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa ating channel.
para naman lagi kang updated sa mga bago nating content. Muli, maraming salamat sa panonood. This is Noel Polo TV. Kita-kits sa next video.